narito na ang ating pinakahuling update sa binabantayan nating bagyo na si Goring na lumakas pa nga lalo at ngayon na nasa super typhoon category na. Itong panibagong bagyo na ito, pag pumasok ito by Thursday sa ating KR or by Wednesday, hahatakan din ito, palalakasin din yung habagat. Kaya tuloy-tuloy yung maranasin natin mga pag-ulan hanggang sa weekend. So, hindi na naman tayo sa binabantay nating bagyo na sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, nasa Tropical Storm Category itong bagyo at nasa layo 1,660 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Ang lakas ng hangin malapit sa gitna ng bagyo ay umaabot ng 75 kilometers per hour at ang pagbukso ay nasa 90 kilometers per hour. Inaasahan ang kanyang paggalaw o direksyong west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Ito ang forecast trap ni bagyong Haikwe na magiging hana kapag ito'y nasa loob ng PAR. Inaasa po natin na sa loob ng PAR itong bagyo pagdating ng bukas ng umaga. At inyo makikita ang magiging forecast o forecast track ng bagyong ito. Nadadaan po dito lang po sa right corner ng PAR. Pag ganito ang direksyon o galaw ng bagyo ay hindi makaka-apekto sa bansa. Pero yung pinakita ko kanina ay siya maghahatak uli kay habagat. Kaya yung habagat, epekto ng habagat sa ating bansa ay magtatagal. Si Bagyong Goring ang huling namataan sa layong 180 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Napanatili ang lakas ng hangin ng bagyong ito na kusan. Ang lakas ay maabot pa rin sa 155 kilometers per hour at ang pagbukso ay nasa 190 kilometers per hour. Nasa typhoon category pa rin si Bagyong Goring. Inaasahan po natin ito'y kikilos pa northwestward sa mabagal ng kanyang paggalaw. At inaasahan po natin na ito'y magpapatuloy sa kanyang pagkilos patungo sa Taiwan Batanes area. Kasalukuyan, pinapalakas ni Bagyong Goring ang southwest monsoon. Itong southwest monsoon ay patuloy na nakaka-apekto mula Central Luzon hanggang sa Mindanao. At ito namang isang bagyo nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa ganap na Tropical Storm Haikwe. Mamaya po ay i-discuss po natin yan. Muna ito si Bagyong Goring. Inaasahan po natin kikilos nga po patungo sa Taiwan Batanes area. At mamayang gabi, inaasahan po natin ang layo ng sentro o gitna ng bagyo ay nasa 140 kilometers east of Calayan, Cagayan. Pagdating po ng Thursday ng umaga, nasa layo itong 305 kilometers west-northwest ng Ibayat, Batanes. Inaasahan po natin na ito'y kapag ito'y napanatili sa kanyang galaw, maaari po sa bukas ng gabi o Thursday ng umaga, ay inaasahan po natin nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility si Goring. Mula ngayon hanggang sa paglabas o mula ngayon hanggang sa paglapit sa may bandang southern portion ng China, mapapanatili ang kanyang typhoon category. At narito po ang mga lugar po na sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal. Una po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa southern portion ng Batanes at northeastern portion ng Babuyan Islands. Signal number 2 ay nakataas sa lalabing bahagi ng Batanes at Babuyan Islands at kasama na rin ang extreme northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 1 ay nakataas sa northern at eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao, at northern portion ng Ilocos Norte. So ang mga lugar po nito na sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal ay makakaranas po ng masungit na panahon. At narito po ang mga pag-ulan dulot ng Bagyong Goring. Yung kulay orange po na 100 to 200 millimeters na inaasahan po natin dami ng ulan, ibig sabihin po niyan ay intense hanggang torrential na pag-ulan ngayong araw na magtatagal hanggang bukas ng tanghali.
at maranasan po yan sa northeastern portion ng Babuyan Islands. Samantala, heavy to intense na pag-ulan na maranasan sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, northern portion ng Abra, northern portion ng Apayao, north at eastern portion ng mainland Cagayan. So mula bukas ng tanghali hanggang Thursday ng tanghali, mas malakas na pag-ulan na inaasahan ko natin lang dito sa kulay red, na ibig sabihin ito torrential na pag-ulan na maranasan sa Batanes at Babuyan Islands. Intense to torrential na pag-ulan naman sa northern portion ng Ilocos Norte, northwestern portion ng Cagayan. Heavy to intense na pag-ulan naman sa Apayao, Abra, northern portion ng Ilocos Sur, northeastern portion ng mainland Cagayan at yung nalaming bahagi ng Ilocos Norte. At itong wind map, pinapakita ko sa inyo yung magiging senaryo ng dalawang bagyo sa southwest monsoon. So, paglabas ni Bagyong Gori sa Maripo bukas ng gabi o Thursday ng umaga, si Bagyong magiging si Hana ang magpapatuloy na paghatak kay southwest monsoon. So, ibig sabihin po, within the next 5 days, ay makakaranas pa rin tayo ng mga pag-uulan dulot ng southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. So, isa sa mga senaryo na pagkilos ng dalawang bagyo na pinapakita na itong si bagyong may international name na Haikwe na magiging Hana ay posibleng dadaan sa dito lang po sa east right corner ng Philippine Area of Responsibility at malayo po sa ating bansa. Ibig sabihin na ay kapag ito'y napanatili sa kanyang galaw, ay walang direktang epekto sa ating bansa.